po ang Good Morning Boss. Alam mo, Carla, no, sa isang pamamahala ng isang bansa, nagsisimula yan sa pinakamababang level, alimbawa sa barangay level. Kapag dito pa lang na-i-implementa na or merong political will, nagiging maayos ang komunidad. Ayan, ako, napakaganda niyan. Kaya naman, Audrey, no, may makakasama tayong isang barangay captain kung saan naging magandang halimbawa ang kanilang barangay dahil nga sa good governance at transparency. Mm-hmm. Kaya kasama natin ngayon ang mula sa Barangay Balibago, Angeles, Pampanga, si Chairman, Honorable Chairman Rodelio Tony Mama. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po. Magandang umaga, Philip. Magandang umaga po, magandang sir. Umaga po. Sir, kamusta po? Ano po bang feeling na kayo po ay isang halimbawa ng good governance and transparency? Misalo na, no, sa ngayong administrasyon, talagang ito talaga yung gusto nilang mangyari, yung tuwid na daan. Masaya kami kasi yung aming pagsusumikap para sa kabutihan ng aming mamamayan at ng aming lipunan ay nagiging tagumpay naman at nadadama ng mga tao. Mm-hmm. Nararamdaman ng tao, lalo na yung mga mahihirap natin, na pag ang isang pamahalaan pala, maski na isang barangay lamang, pag muno ay gagawin ng tama. So, yung mga programang para sa kanila ay nararamdaman nila. So, para sa amin bilang punong barangay, nagiging very fulfilling yung aming mga kahirapan, yung aming paghihirap para sa serbisyo ng taong bayan. Sa inyo pong termino, no, may mga kinaharap po kayo, sigurado meron kayong mga kinaharap na challenges o mga problema sa inyong barangay. Ano po ito at paano niyo po ito nasolusyunan? Actually, dahil kami po ang nandun sa barangay, ano, parang bago kong matulog, naiisip mo, mukhang lahat ng problema sa mundo, binigyan na sa iyo ng Diyos. Mm-hmm. Kasi lahat ng problema ng taong bayan, away, utang, pera, sakit, maoperahan, manganganak, namatayan, bla bla bla, lahat yan, lalo na kung mahirap. Mm-hmm. Walang ibang tatakbuhan, ang barangay lamang. Kasi kami ang nandun. Mm-hmm. Pero sabi ko nga, kung ang isang namamahala ay gagawin lamang ang tama, hindi magnanakaw sa pamahalaan, at titingnan mabuti kung ano talaga yung mga pangunahing problema ng taong bayan, lahat yan mariresolba. Mm-hmm. Siguro, no, sir, matanong ko lang, ano-ano po ba yung mga proyekto ninyo na talaga namang, alam mo yun, nakilala kayo at naparangalan kayo dahil sa mga proyektong ito? At sino po ba yung naging inspirasyon nyo? Nakita ko kanina sa VTR, ang dating mayor ng Nagats, ang dating DILG Secretary Jess Roberto. Oo, actually, si Sec Jess, kaibigan ko talaga siya. At lahat ng mga ginagawa niyan, na nakita ko na pwedeng i-implement sa aming lugar, ginawa ko. Actually, simpleng-simple lamang, ano, sa akin, bilang punong barangay, itinuring ko yung sarili ko na ako ang pinaka-padre ng lahat ng aking mga nasasakupan. Mm-hmm. So, bilang padre de pamilya, meron akong pangarap para sa kanila. Mm-hmm. Ngunit, ang pangarap na yan, hindi lang kaunlaran. Una, yung pag-alaga sa katawan ng taon nila. So, inuna kong kalusugan, pangalawa, edukasyon, kalinisan ng kapaligiran, katahimikan ng kapaligiran, pagpapagawa ng mga daan na hindi napapansin ng araw, pagpapagawa ng mga dalawin ng tubig, libreng gamot para sa mga tao, 500 pesos sa mga senior citizen pagka tuwing magbe-birthday, at marami pang mga maaari na titingnan natin maliit lamang sa barangay level, pero malaking bagay para sa tao. Especially, lalo na kung ikaw ay naninirahan sa isang barangay, at alam mo naman, gusto mo ang komunidad mo ay maayos. Yes. Ano yung safe ka. Speaking of safety, sir, nabanggit nyo rin kanina, na ligtas ang inyong lugar, mababa po ba ang crime rate sa inyo? Actually, itong mga nakakaraan, ang barangay Balibago namin, kumisan, nakakaroon pa kami ng zero crime rate doon. Wow. Pero magkakaroon man kami ng mga krimen, puro mga halos emotional crimes ang tawag ko doon. Mm-hmm. Yung nagkakainuman, hindi nagka isa sa isang topic. Mm-hmm.
mag-aaway, magbubuntalan. Mga pangkaraniwang ordinary. Mga mag-asawa po na mag-asawa na nagselusan. Magkapit-bahay na nag-aaway. May mga ganun din po ba kayong? Pero yung mga drug-related issue po, wala naman masyado sa inyo? Meron din, pero yung aming kasi lugar dahil highly urbanized at saka ang ekonomi ay mataas. So ito'y target talaga, magandang market ito para sa mga drug pushers. Pero hindi sila nakakapasok sa area, sa lugar namin. Hindi namin pinapayagan. Ayun, napakaganda nun. Talagang natututukan, no? Yung mga walang crime rate. Minsan nga, sabi nga kanina ni Sir, minsan zero crime rate pa. Pero paano po yung pagbibigay ninyo po ng serbisyo sa komunidad? Mabilis po ba yung mga transaksyon? Ang ginawa namin kasi, isa sa nakita kong importante, kailangan talaga yung komunikasyon. So, meron kaming 17 purok. Lahat yan may radyo. May radyo. At tinuruan namin kung paano mga communications. At sa aming base, meron kaming sariling ambulansya. Meron kaming sariling mga response vehicle. Ang aming mga bantay bayan, katrained kasi ako trainer ako bago ako naging kapitan na official ako sa Philippine National Police. So yung natutunan nating disiplina sa National Police, yung natutunan nating management ng mga resources, yung mga natutunan nating dapat ituro sa mga nag-implement ng batas, na ituro natin yon sa mga barangay police natin. Kanya parang police din sila kung i-deploy, kung magtrabaho, mag-imbestiga. Alam niyo po, napaka-importante tuwing may emergency yung mga ambulansya. Ang balita po namin sa inyong barangay, libre po ang ambulansya. Yes, oo. Basta taga-barangay Balibago ka, sakit ka at kailangan mo na serbisyo ng ambulansya, susundin ka namin. Iyahatid ka namin kung saan mo gustong ospital pahatid. At walang babayaran. At wala kang babayaran, maski na 5. Gasolina, sagot ng lokal na pamahalang barangay, pati driver, lahat. Napakaganda po kasi dito sa Metro Manila medyo mahal ang pag kumuha ka ng serbisyo ng mga ambulansya. Matanong ko lamang po, ano po bang katangian ng inyo sa inyo diyan sa may barangay Balibago na gusto ninyong maging para bang gayahin ng ibang barangay din? Gawin ng tama, simple lang. Ituring ng lahat yung sarili nila, na sila ang ama ng lahat ng kanilang mamamayan. At bilang ama, kailangan meron kang pangarap para sa mga anak mo. Mag-anak buhay ka munang mabuti. Ako, ang ginawa ko doon, kailangan ng isang pamilya, merong isang tahanan na kung saan dito pag-uusapan ang lahat ng problema at dito din isusolusyonan ang lahat ng problema. So, una kong pinagawa sa barangay namin, yung aming barangay hall. Ito yung pamahalaang barangay na kung saan doon namin pinag-uusapan lahat ng mga programa, proyekto, solution sa mga problema, and so on and so forth. Gawin ang tama para sa kalusugan ng iyong pamilya, gawin ang tama para sa edukasyon ng iyong mga anak. So yun, binuksan ko yung pintuan ng lahat ng mga eskwelahan namin at ngayon, meron akong mahigit 500 na scholar. Wow. 500? Sa barangay lang po. Sa barangay po yun. Para kayo na nagpapaaral sa mga kabataan doon. High school at sa college. Yung sa college ko naman, meron akong 42 ngayon. Every year kasi, yung mga nag-graduate sa high school namin, pinipili ko yung cream of the crop. Yung valedictorian, salutatorian, hanggang 10th honorable mention. At binabudgetan ko yun ng 24,000 every year. Wow! Ibig sabihin, tulong sa kanila. Kukunin nila yung kursong gusto nila, anong eskwelahan ang gusto nila. Ibig sabihin, may mga pondo naman pala ang mga barangay level, ano? Basta nagagamit lang sa tama, merong makikitang resulta. Ako gusto ko naman itanong, paano nyo po matutulungan yung ibang barangay? Like kanina kinukwento nyo po, merong mga barangay captains naman from Bicol na pumunta sa Pampanga for a seminar. Actually, hindi lang Bicol, no? Compostela Valley, Camarines Sur, na sinamahan pa ni Madam Lenny Robledo, yung mga barangay captains, mayor ng Baler, Quezon, destination niya sa may Aurora, at marami pang iba, nagpupunta sa amin. Yun nga ang tinitingnan nila para matuto sila paano ang management ng isang lokal na pamahalaang barangay, bakit nagagawa ng barangay Balibago ang isang papel ng isang munisipalidad o isang syudad na kung saan
libre ang gamot, libre ang pag-aaral, may mga sasakyan, may mga garbage truck na nabibili, malinis ang kapaligiran, maayos ang daluyan ng tubig, and so on and so forth. So yun ang pinag-aaralan nila. Okay, maraming salamat po sa mga naibigay. Sana maraming natutunan yung iba ring mga barangay, ano? That's right. Mm-hmm. Sana kumbaga maging magandang halimbawa ang barangay Balibago sa kanila. At ayan nga, ginagawa din naman nila yung efforts nila to help other barangays. Okay. Maraming salamat po. Nakapanayin po natin yung umaga si Honorable Chairman ng Barangay Balibago, ang Jerez Pampanga, na si Chairman Rodelio Tony Mama. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo.